Excited na talaga akong makarating sa inyo, kuya. Siguro masasarap ang mga pagkain doon. Sikat na, pinamumugaran naman lalason yung bayan namin. Eh, handaan naman po yun ang kapitan sa barangay nyo, kuya eh. Wala naman po sigurong manggaganon doon. Kung wala kayong gismil, mamamatay talaga ang pasyente nyo. Minsan mo na rin bang natanong sa sarili mo kung paano kaya nasikmura ng ibang tao ang mampahamak ng kapwa para lang kumita? Ako kasi, kahit alam ko namang posible, nahihirapan pa rin akong intindihin kung bakit may mga taong may matigas na puso. Magandang araw po, Miss Clark. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa manlalason sa aming lugar. Isa sa mga nabiktima kasi noon ay ang pinsan kong si Maymay. Ako nga po pala si Ino. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Excited na talaga akong makarating sa inyo, kuya. Siguro masasarap ang mga pagkain dun. Oo naman, Maymay. Pero mag-ingat lang dun, ha? Kasi hindi safe yung mga pagkain na tinda dun sa lugar na yon. Bakit naman po? Kasi baka malason ka. Malason? Bakit naman po malalason? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Auntie Milet? Sikat na pinamumugaran na manlalason yung bayan namin. Kaya nga maraming taong nag-iingat eh. Lalo na yung mga dayo na bumibili na street foods. Kasi maraming takot na malason. Pero syempre, may iba din naman na hindi naniniwala. Kaya sila'y madalas na nabibiktima. Eh bakit ganon? Sino po ba yung mga manlalason? Hindi ko rin kasi alam, Maymay eh. Kasi ganito yon. Halimbawa, ikaw, uutang ako sa'yo. Pero ayaw mo akong bautangin. O di kaya, bumili ako tapos tinarayan mo lang ako. Kapag nagalit ako sa'yo at gusto ko makapaghigante, lihim kong lalagyan ng laso yung paninda mo para kapag may mabiktima, ikaw ang sisisiyan ng mga customer at hindi ka na makakapagnegosyo ulit. Grabe naman yan, kuya. Nakakatakot pala magkaroon ng kaaway sa inyo kapag negosyante ka. Mas kawawa yung customer na nalason. Kaya ikaw, Maymay, ha? Huwag kang bilin ng pagkain na kung ano-ano lang dun, ha? Sumama noon si Maymay sa akin pauwi ng probinsya. Sumakay lang kami ng Roro hanggang sa makarating kami sa lugar namin. Sinundo kami ni nanay at tatay sa terminal at pagdating sa bahay, may pagkain na nakahanda. Iba talaga ang hangin dito sa lugar nyo, kuya, no? Napakaaliwalas. Hindi tulad sa Maynila, sobrang mausok. Ayaan mo. Kapag may free time, igagala kita sa buong baryo. Talaga, kuya? Gusto ko yan. Para magkaroon naman ako ng maraming kaibigan. Sa ilang araw na pananatili ni Maymay sa lugar namin, may mga nakilala naman siyang mga naging kaibigan niya. Karamihan kasing edad niya. 11 anyos lang kasi siya noon, kaya medyo dalaga na ang mga kilos niya, kaya siguro minsan palagala. Pero ang laging bilin lang namin sa kanya ng mga magulang ko, huwag magbibili ng mga street foods. Hanggang sumapit na nga ang fiesta. May mga barangay official naman na nag-iikot, nag-iimbita sa handaan sa bahay ng aming kapitan. Hindi namin ugali ang dumalo sa mga handaan. Kahit imbitahin pa kami. Pero si Maymay noon, dahil napasama sa mga bagong kaibigan, nagpaalam. Kuya Ino, sasama ko kila Jessa, ha? Dadalo kami dun sa handaan sa bahay ni Kapitan. Diba sabi ni nanay, huwag ka pumunta dun kasi baka mamaya may lason na nang mangyari? Eh handaan naman po yun ang kapitan sa barangay niyo, kuya eh. Wala naman po sigurong manggaganon dun. Sige na kuya, marami naman akong kasama eh. Eh bakit? Wala naman magagawa yung mga kasama mo kung malason ka. Ah basta Maymay, sundin mo na lang kami. Kung saan kaligtas, doon ka. Ang akala ko noon, susunod talaga siya sa sinabi ko. Kasi nakita ko siyang tumango.
Ngunit pagsapit ng alauna, bigla siyang nawala sa bahay. Hindi namin napansin kasi may mga bisita din kaming dapat asikasuhin. Naghahanda din po kasi kami tuwing fiesta. Pero ang handa po namin, siguradong walang lason na makakapasok. Nakabox po kasi ang mga pagkain. Kaya safe kung sino man ang kakain. Bali kukuha na lang ang mga bisita, bubuksan lang nila kung kakainin na nila. Pero dahil wala sa bahay si Maymay, nagpa siya kung hanapin siya. Hindi ko siya makita sa labas o kahit sa malapit na lugar lang. Kaya nung panahong yon, sigurado ako nasa handaan siya ng kapitan. Kaya naman doon ako tumungo. Excuse me po. May nakita po ba kayong dalagita? Ganito po siyang katangkad. Maputi po tapos hanggang balikat po yung buhok. Abay, may hinahanap ka rin bang bata? Eh ako din. Mas mababa lang sa akin ng kaunti at medyo morena. Kanina ko pa ngang hinahanap. Kasi nagpaalam sa akin na makikikain dito sa handaan ni Kapitan. Eh ayaw namang makinig. Umaris pa rin talaga. Abay, teka. Bakit parang namumukaan kita? Kayo nga din po eh. Parang namumukaan ko din kayo. Ikaw po si Aling Florinda, di ba? Ay oo, ako nga. Eh ikaw ba? Kanina ko nga ulit anak. Kay Marife po. Ako po si Ino, yung bunsong anak nila. Ay ikaw pala, Ino. Nako, ibang-iba ka na kasi. Abay, dati eh halos kakulay mo ang puwet ng kaldero nyo. Abay, ngayon eh kakulay mo na ang ngipin mo ah. Grabe naman po kayo. Hindi naman ako sobrang itim dati ah. Oo na. Ang mabuti pa eh hanapin na lang natin ang sabay yung mga batang yun. Ang titigas kasi ng mga ulo. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Aling Florinda. Hahayo na sana kami para hanapin ang mga hinahanap namin. Pero biglang pagharap ko, may nabangga akong plato. Nabitawan ito bigla ng may hawak at talagang tumaob yun sa lupa. Gulat akong napatingin sa kanya at nakita kong isang magandang babae ang may hawak ng plato na yon. Naku miss, sorry ah. Hindi kasi kita napansin agad. Natapon tuloy yung pagkain mo. Ipagkuhan na lang kita ulit. Naku, wag na. Okay lang naman sa akin eh. Sigurado ka? Ibibili na lang kita ng pagkain na may balot. Para safe sa lason, tara na. Hindi, wag na. Narinig ko kasi yung usapan nyo. Para kayong may hinahanap. Eh, oo nga eh. Umalis kasi yung pinsan kong dalagita. Sigurado akong dito pumunta yun. Eh, alam mo naman delikado yung handaan sa lugar na to, di ba? Eh, kung ganun, huwag ka nang kumuha ng pagkain para sa akin. Baka kasi mapahamak din ako. Eh, pero bakit nga ba mapapahamak? Ano bang meron sa mga pagkain? Hindi naman siya meron. Kasi, pansin ko din, marami naman bantay si Kapitan para mabiktima naman lalason yung mga pagkain nila. Naninigurado lang ako kaya hinahanap ko yung pinsan ko para pauwi na lang. Mauna na lang siguro ako sa'yo, ano, iho? Kailangan ko kasing mahanap ang apo ko eh. Sige po, Aling Florinda. Susunod na din po ako. Pasensya na po sa delay ah. Umalis si Aling Florinda na sinundan ko naman ang tingin. Yun din ang ginawa ng babaeng kaharap ko. Nang makalayo na siya, nang ibabaw naman ang boses ng babaeng kaharap ko. Totoo pala yung sinasabi nila? Yung marami daw manlalason sa lugar na to? Oo nga pala. Ako nga pala si Elena. Ikaw? Ako nga pala si Ino. Pasensya na, hindi ako nakapagpakilala agad ah. Bago ka ba dito? Medyo. May bahay kasi yung mga kamag-anak namin dito. Pinuntahan ko lang para tingnan kung okay pang tirhan. Eh, saan ka ba nanggaling? Sa city pa ako nanggaling. Kaya pala maputi kang babae. Sa syudad ka pala nakatira. Ikaw din naman ah. Halatang hindi ka nagtagal sa lugar na to. Para mo namang sinabing nakakaitim tong lugar na to. Pero oo, tama ka. Hindi ako nagtagal dito kasi galing ako Maynila. Kasama ko yung pinsan ko na hinahanap ko ngayon. Kita mo na,
Sa Maynila ka pa nga nang galing? Ano ko ba? Nagtatrabaho lang ako doon, no? Kahit na. Maynila na kasi yun eh. Maraming taga dito sa probinsya na nangangarap makarating doon. Siyempre, ang mahal kasi ng pamasahe. Ang hirap abutin. O nga pala, napahaba na yung usapan natin. May hinahanap ka pa nga pala. Oo nga pala. Teka, Elena, hanapin ko lang yung pinsan ko. Samahan na kita. Pinatong ko lang ang platong nahulog sa may upuan. Sumama sa akin si Elena na hanapin si Maymay. Pinuntahan namin bawat parte ng lugar na maraming taong kumakain. At nakita ko nga siya kasama ng mga batang babae at lalaki din, magkasalo sa kanilang pagkain. Halatang nag-e-enjoy pa nga sila. Maymay! Hala, Kuya Ino? Diba sabi ko huwag ka pumunta dito? Sorry na kuya, ang sarap kasi ng pagkain dito eh. Wala namang laso no, tikman mo. Inalok pa niya ako ng pagkain na nilagay niya sa kutsara at isusubo sana sa akin, ngunit umiwas ako. Bahala ka nga kuya, basta walang lason to. Eh sana nga walang lason yan. Ay nako, praning ka lang kasi kuya. Bumusangot ako nang sabihin niya yon at nagkatinginan lang kami ni Elena. Maya-maya, dumating din si Aling Florinda at talagang kinuha nito ang plato na hawak ng apo. Ikaw na bata ka? Sinabing huwag pumunta dito kasi nga delikado. Ayaw mong makinig? Halika na, umuwi na tayo. Eh lola, wala namang pulason yung pagkain eh. Maymay, hayaan mo na sila. Delikado. At ikaw ah, kailangan mo nang tumigil dyan. Uwi na tayo. Bibilihan na lang kita ng pagkain na gusto mo. Halika na. Habang kinakausap ko si Maymay, si Aling Florinda naman hinila na ang apo niya palayo. Ang batang lalaki naman na kasama nila, napahawak sa tiyan at napadaing. Napansin nila ito kaya tinanong nila kung anong nangyari. Sabi niya, masakit daw ang tiyan niya at lalamunan. Sunod na inatake ay ang kasama nilang batang babae. Doon na ako nag-alala kaya umalalay kami agad ni Elena. Ano? Okay lang ba kayo? Anong nangyari? Sabay-sabay sumakit yung tiyan nila, Ino. Sa akin din, kuya. Ang sakit ng tiyan ko. Ano? Sobrang sakit kasi ng tiyan ko, kuya. Naku, Ino. Mukhang tama nga yung hinala mo. Parang may lason nga yung pagkain. Diyos ko! Maymay! Tulong! Tulungan niyo kami! Maymay! Dadalhin ka namin sa ospital! Sorry, kuya. Eh, hindi ako nakinig sa'yo. Naku, namumutla ka na! Tulong! Yung ibang bata, alalay naman po! Ino, sinungunahin ko! Tatlong bata ang kasama namin ni Maymay. Dalawang lalaki at isang babae. Tapos sa dulo, nagsisisigaw din si Aling Florinda. Tsaka sunod-sunod na, inatake na ang ilan sa mga nakakain ng lason. Dalhin natin sila sa ospital, Elena. Akain mo yung dalawang bata. Ako nang bahala dito kay Maymay at sa isang batang lalaki. Sige Ino, halika yung mga bata, dalhin namin kayo sa ospital. Sobrang nag-aalala ako noon sa kalagayan ni Maymay. Takot na takot ako sa maaring mangyari sa kanya. Inakay namin ang mga bata palabas sa handaan ni Kapitan at ang mga tao sa loob. Nataranta na rin dahil maraming nabiktima ng lason. Mabuti na lang, may mga kumuha sa mga batang dala namin. Si Maymay lang ang naiwan sa amin. Katulad ko, nag-aalala din ang mga kumuha sa mga batang yon. Si Maymay naman noon, namumutla na habang nagsusuka. Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo, Maymay. Ang hindi kasi pwede, pinagpipilitan mong gawin. Huwag mo nang pagalitan, Ino. Kukuha na lang tayo ng tricycle. Sandali, mag-aabang ako. Ang masaklap noon, dahil sa dami ng biktima, paunahan makakuha ng tricycle. Mabuti na lang, nandyan si Elena sa amin para mag-abang ng tricycle kahit wala siyang nakukuha. Sa ospital niyo ba siya dadalhin?
Jimboy! Tol! Lumalala na yung sitwasyon niya. Tol, Ino, hindi siya maliligtas na ospital. Lason kasi yan. Eh anong gagawin namin? Paano siya maaagapan? Ayoko mamatay yung pinsan ko, Tol. Kung may alam kang ibang paraan para maligtas siya, pakiusap. Tulungan mo kami. May kilala akong kaya magtanggal ng lason sa katawan niya. Alam niya ang lason na kumakalat dito sa lugar natin. Kaya pinag-aralan niya ang lunas ito. Kaso sobrang mahal maningil nung taong yun eh. Okay lang, kahit pagkano pa yan, mailigtas lang yung pinsan ko. O sige, sumama kayo sa akin. Iba ang pangingitim ng kuko niya no, mukhang malala na siya. Pero may oras pa. Salamat tol ha. Sumama kami kay Jimboy noon. Dinala niya kami sa bahay ng isang matanda na nadatna namin na may ilang pasyente na rin. Umiiyak ang mga kamag-anak na mga nakakain ng lason. At halos karamihan, handang maglabas ng malaking pera. O yun si Mangestong. May mga lumalapit na nga pala sa kanya. Baka dun sila galing sa handaan ni Kapitan. Ang dami niyang pasyente eh. Makakaabot pa kaya si Maymay? O sige, akong kakausap kay Mangestong. Basta't may pambayad lang kayo, walang problema yun sa kanya. Sige Jimboy, maraming salamat ah. Lumapit si Jimboy sa matanda at kinausap ito. Ako naman, dahan-dahang umupo sa upuan na gawa sa kahoy at pinaupo din si Maymay sa tabi ko na namumutla na at hinang-hina. Nasusuka pa siya kaya todo alalay ako. Pinagpapawisan din siya, pero malamig ang pawis niya. May, ano? Kaya pa ba? Huwag kang bibitaw ah. Nahihirapan ako huminga kuya. Basta't huwag kang bumitaw Maymay, gagaling ka pa. Pangako ko yan sa'yo, basta't kumapit ka lang. Maya maya pa ay humahangos na lumapit sa amin si Jimboy. Ino, Jismil, kapalit ng kaligtasan ng pinsan mo. Ano? Jismil talaga? Ang laki naman yan. Hindi naman kasi madaling gawin yung lunas eh. Buwis buhay din to si Mangestong dahil sa bundok pa kasi niya kinukuha yung lunas. At alam mo na kapag bundok, marami mababangis na hayop. Wala bang tawad, Tol? Tawad? Oo, sige, itatanong ko. Pagkaalis ni Jimboy, nagkatinginan kami ni Elena. Nakabusangot ang mukha niyang naawa kay Maymay. Ang laki naman niyang maningil. 7,000 lang ang pera ko dito, Elena. Ibibigay ko pa sana to kay nanay. Ako naman, sana meron man lang tawad. Tumatakbo yung oras eh. Habang tumatakbo yung oras, nanganganib ang pinsan mo. Tol! 10,000 talaga. Wala na daw tawad yun. Pasensya na. Grabe naman yan. Ganun talaga kamahal? Wala tayong magagawa. Siya lang kasi yung kilalang may kayang gawin to eh. Kung meron lang sanang iba, pwede natin sila subukan. Baka sakali mas mura, pero wala talaga eh. Pasensya na tol ah. Elena, pwede bang alalayan mo muna si Maymay? Ako na lang kakausap kay Mangestong. Sige Ino. Pumalit si Elena sa pwesto ko. Hinaplos-haplos niya ang pisngi ni Maymay. Nakapikit na kasi ang mga mata nito. Nang sumuka ito, napalakas na lang ang iyak ko nang may kasamang dugo na ang suka niya. Dahil doon, mabilis akong lumapit kay Mangestong na parang nakikipagtalo pa sa mga taong nagmamakaawa na gamutin niya ang mga nalason. Isa ako sa mga nakiusap na. Mangestong, baka naman pong pwedeng tumawad do. Abay, mapapakiusapan mo ba yung lason na awat muna sa buhay ng pasyente na dala mo? Sobrang mahal naman po kasi yung singil nyo eh. Abay malamang, buhay ang isasalba ko. Mahal talaga yon. Kung wala kayong jismil, mamamatay talaga ang pasyente nyo. Sobrang tigas naman ang puso mo, Estong. Hindi ka ba naawa sa mga nalason? Ano mang oras pwede silang mamatay? Kaya nga magbayad kayo agad para maagapan yung mga buhay nila.
Umangal halos lahat ng kamag-anak ng mga pasyente. Umingay ang lugar na yon. Kahit anong pilit namin kay Mang Istong na gamutin ang mga nalason, nanindigan pa rin ito sa pera. Sige ho Mang Istong, 10,000. Ipapauna ko tong 7,000. Ihahabol ko na lang po yung 3,000. Eh kailan naman dadating yung 3,000 mo? Maya-maya din po. O sige, kung mamaya, mamaya na din makukuha ng pasyente mo yung lunas. Naku, wala na yung pinsan ko mamaya Mang Istong. Dahil hindi na siya aabot kung mamaya pa. Eh kaya nga ibigay mo ng buo agad yung 10,000 mo para mailigtas yung buhay ng pasyente mo. Tandaan mo, sa'yo nakasalalay ang buhay ng pasyente mo. Kapag hindi mo na ibigay ng buo ang 10,000, wala na tayo magagawa dyan. Mamamatay siya at kasalanan mo kasi hindi ka gumawa ng paraan. O sige Mang Istong, 15,000. Gamutin mo si Maymay, ako ang magbabayad. Nagulat ako ng mangibabaw ang boses ni Elena. Maluha-luha akong tumingin sa kanya. At si Jimboy naman ngayon, nakaalalay kay Maymay. Habang si Elena, humahakbang na palapit. Aba, 15,000? Nasaan na yung 15,000 mo? Marami akong pera, Mang Istong. Teka, magwi-withdraw lang ako. 15,000 yung ibibigay ko sa'yo, buhayin mo lang yung pinsan ni Ino. Ngayon mismo magwi-withdraw ko para kunin yung 15,000 mo. At bakit naman ako maniniwala sa'yo, Aber? Mula sa maliit na sling bag ni Elena na nakasukbit sa katawan niya, kumuha siya ng ATM sa loob at ipinakita ito kay Mang Istong. Eto, maraming laman to. Gamutin mo si Maymay habang kinukuha ko ang pera mo dito. 15,000, malaki na yan, di ba? Huwag mo nang pakawalan. Darating ang 15,000 mo pagkatapos ng ilang minuto. Pero kung hindi, at hinintay mo pa yung 15,000 mo, at pagbalik ko eh namatay ang pasyente namin, wala kang 15,000 Mang Istong. Eh paano ko sabihin ko sa'yo? Maliit yung 15,000 na yan para magtiwala ako sa'yo. 20,000. Elena, masyado naman malaki yan. Ayos lang yan, Ino. Kesa mamatay yung pinsan mo. 10,000 sa paggagamot, 10,000 sa paghihintay ng bayad. Okay na ba yun, Mang Istong? Tila nag-isip naman si Mang Istong at napatingin ako sa kanya. Pero ang kamao ko, lihim na nakakuyom. Sobrang gahaman ng matandang yon. O sige, 20,000. Akin na ang bata at gagamutin ko. O kayo, narinig niyo ba yon? 20,000 kung delay ang bayad. Lumapit naman sa akin si Elena at kinausap ako. Dito ka lang Ino ha, kukuha lang ako ng pera. Babayaran na lang kita Elena, maraming salamat. Nako kahit wag na, handa akong tumulong. Buhay na kasi ang pinag-uusapan dito eh. Basta dito ka lang para sa pinsan mo. Parang nagsalitan lang ang swerte at kamalasan ko noon. Kakikilala ko lang kay Elena. Pero handa na siyang maglabas agad ng pera para mabuhay si Maymay. Sobrang nahihiya ako sa kanya noon. Pero isinantabi ko na lang yon kasi walang lugar ang hiya sa sitwasyon naming yon. Kinamot nga ni Mang Istong si Maymay. Pinainom niya ito ng lunas na gawa niya. Mabuti na lang talaga noon. Dahil ang laso na yon mabagal ang epekto sa katawan. Pero syempre, kapag tumagal pa yon, mamamatay ang biktima. Nang makainom si Maymay ng lunas, pinaupo siya nito sa isang upuan na tinabihan ko naman. Pinasandal ko siya sa balikat ko at hirap na hirap talaga siyang huminga. Nangingitim pa ang mga kuko niya. Senyales na nalason nga siya. Napansin ko rin noon wala na si Aling Florinda sa pila. Siguro dinala na lang nito ang apo sa ospital. Habang naghihintay ako sa resulta kay Maymay, isang matanda naman ang nagbayad ng 10,000 kay Mang Istong at ginamot nito ang dalang pasyente. May mga nagbayad din ng 10,000 at agad na binigyan ng lunas ang nalasong kamag-anak. Marami din namang nagbayad. Ang iba,
ng utang para maisalba ang mahal sa buhay. Lumapit naman sa akin si Jimboy. Tol, gandang babae na kasama mo, no? Kanina ko lang siya nakilala, tol. Ano? Kanina mo lang siya nakilala tapos maglalabas ng 20 mil para sa pinsan mo? Grabe naman agad ang tama sa'yo ah. Kung sa bagay, bagay kayo, tol. Parehas kayong galing syudad eh. Huwag mo nga isipin yung ganyan, pre. Sigurado ako, hanggang magkaibigan lang kami. Kasi bukod sa ngayon na kami nagkakilala, saksakan din siya ng ganda. Hindi madaling hangarin ang babaeng tulad niya. Eh, ano nga ulit pangalan niya? Elena, tol. Maganda naman talaga kasing babae si Elena. Hindi nagsisinungaling ang mga mata ko doon. Nagagandahan ako sa kanya. Ngunit tulad nga ng sabi ko, hindi madaling hangarin ang babaeng tulad niya. At hindi naman ako ambisyosong tao para mapunta sa maganda. Maya-maya ay naramdaman kong umangat ang ulo ni Maymay. Pero mahina pa rin at napansin kong tila hindi na siya nahihirapang huminga. Unti-unti na ring nawawala ang kulay ng ngingitim niyang mga kuko. Maymay, ayos ka lang ba? Hindi na masakit ang tiyan ko, kuya. Salamat talaga sa magandang babae na kasama mo. Sino ba yun, kuya? Si Elena yun. Kanina ko lang nakilala. Ang bait niya, kuya, no? Kaya nga magpasalamat na lang tayo. At saka sa susunod kasi, Maymay. Sumunod ka na lang sa sinasabi namin, ha? Tignan mo, munti ka tuloy mamatay. Ino, nandyan na yung babae mo. Mukhang nakakuha siya ng pero, oh. Ang bilis naman niya makabalik galing bayan. Siguro kabisado niya yung lugar na to. Napatingin ako sa bandang kaliwa kung saan naroon ang entrance ng bahay ni Mang Estong. Sementado din kasi ang bahay nito. Dahil may kaya naman talaga ang matanda, nakita ko agad si Elena na papalapit. Nililipad-lipad pa nga ng hangin ang malusog at mahaba niyang buhok. Para siyang diwata sa ilalim ng araw. Tumayo ito sa harap ni Mang Estong at ibinigay ang pera. O, Mang Estong, ito na yung 20 mil mo. Kumusta naman yung pasyente namin? Naku! Napakaraming pera. At oo, nakainom na siya ng lunas. Okay na siya ngayon. Alam mo, Mang Estong, matanda ka na. Hindi magtatagal ikaw ang mangangailangan ng tulong. Kaya kung ako sa'yo, buksan mo yung puso mo. Magbigay ka naman sa mga nangangailangan. Oo na. Ikaw na ang mabait. Eh, ganito lang talaga ang hanap buhay ko. Tulad nga na sabi mo, matanda na ako. Pero ayokong umasa sa tulong na iba. Mas igihin ko na lang na mag-ipon. Para kapag hindi ko na kaya, may magagastos ako. Umalis kaming ligtas si Maymay sa lugar na yon. Ako ang nahihiya kay Elena kasi ang ambag ko sa sitwasyon, mamroblema lang. Samantalang siya, nakagawa ng paraan para sa pinsan ko. Elena, pasensya ka na. Nakakahiya talaga sa'yo. Ito 7 mil. Bale, ihabol ko na lang yung 13. Hayaan mo na, Ino. Mas kailangan mo yan. Mukhang umuwi ka naman dito para sa pamilya mo eh. Eh sigurado umuwi ako na yung perang yan para sa kanila. Yung 20 mil, wala na sa akin yon. Mabilis lang yung mawala sa kamay ni Mang Estong kasi gahaman siya kaya nakuha niya yon. Ang mahalaga, okay na ang pinsan mo. Eh, Elena, kumain ka na ba? Eh, hindi ka pa siguro kumakain. Sumama ka na lang siguro sa amin. Secured naman yung pagkain doon. Malabo na magkaroon ng lason. Sige ba, hindi ko yung tatanggihan. Para naman mas makilala pa kita. Ha? Mas makilala? Oo naman. Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Eh, syempre gusto. Sino ba naman hindi? Oo nga pala. Kaano-ano mo yung lalaking tumulong sa atin kanina? Ah, si Jimboy ba? Kaibigan ko yun. Naging kaklase ko yun dati. Kaiwalay lang kami nung umalis ako. Ah, kaya pala ang bilis mong magtiwala sa kanya. Bakit? Wala naman.
Eh kasi syempre nalason yung pinsan mo. Iniisip mo na dalhin siya sa ospital, pero nung sinabi niyang may kakilala siyang makakaligtas sa pinsan mo, pumayag ka kagad. Hindi kayo nagpakilala sa isa't isa kanina eh. Ah, hindi na kailangan kasi magkakilala na kami nun. Para makabawi ay dinala ko sa bahay si Elena at pinakilala ko sa mga magulang ko. Hindi na rin ako nagsinungaling tungkol sa nangyari kay Maymay. Kasi nga, alas dos na ng hapon yon at natagalan kaming bumalik. Maayos naman siyang pinakisamahan ng mga kamag-anak namin. Nakita ko naman na natutuwa siya. At tungkol naman kay Maymay, automatic na nasermonan siya ng mga magulang ko. Siyempre naman, sinong hindi magagalit dahil sa katigasan ng ulo niya muntik na siyang mamatay. Maaring may mga nakaligtas sa lason na nangyari. Ngunit hindi pa rin maiwasang may mga namatay. At si Kapitan ang sinisisi ng mga ito. Sinasabi ng mga tao na may kaaway si Kapitan na manlalason. Si Kapitan naman noon, napag-alaman namin na pinaimbestigahan ang nangyari. Kinabukasan noon, papunta sana ako sa tindahan para bumili. Pero nakasalubong ko si Jimboy. Oh, Tol! Ino! Kumusta na yung pinsan mo? Okay na siya, pre. Nakaligtas din sa wakas sa kamatayan. Eh, marami salamat pala, Tol, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka natuluyan na yung pinsan ko. Mabuti naman kung ganun. Naku, wala yun. Basta't mga ganun bagay, dapat agapan. Tarantado kasi manlalason na yun, eh. Kung may galit siya kay Kapitan, bakit kailangan niya idamay yung mga tao dito? Mga bata pa ibang biktima. Kaya nga eh. Eh siya nga pala. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa apo ni Aling Florinda? Bakit, Tol? Oo nga. Hindi ko siya nakita nagbayad ng 10,000 kay Mang Estong kahapon eh. Pinaospital niya ba yung apo niya? Naku, pre. Wala na. Patay na eh. Pero hindi na lason. Patay na? At hindi sa lason? Oo. Natagpuan siya sa bandang ilog. Walang laman loob. Ano? Tapos pre, may isa pang patay. Babae. Sa bandang dulo naman ang ilog na tagpuan yun. Siguro nilunod yun. Ewan. Pero ang nakapagtataka lang kasi, yung apo ni Aling Florinda, hindi talaga normal yung pagpatay sa kanya. Kinuha yung laman loob? Ano yun? Inaswang? Naniniwala ka sa aswang, Tol? Eh siguro, totoo naman sila, di ba? Pero ang kadalasan kasi na alam kong paraan ng aswang ay yung bigyan ka ng sakit. Nang sa ganun paraan, madali ka nila makukuha. Pero yung sinabi mong namatay yung apo ni Aling Florinda, tapos natagpuan na walang laman loob, parang aswang ba talaga may gawa nun? Yun nga din ang tanong ko, Tol eh. Kung aswang ba talaga may gawa nun? Eh saan ba banda? Puntahan kaya natin? O sige, sumama ka sa akin. Pinuntahan namin ang lugar na sinasabi niya, pero wala na doon ang patay. Tanging dugo at ilan sa mga laman ng katawan na lang ang naiwan. Naisip ko na lang noon, sobrang saklap naman ang nangyari sa apo ni Aling Florinda. Nalaso na nga, inaswang pa. Kung totoong aswang nga ang may gawa nun. Dahil wala na ang bangkay roon, umalis na lang kami at nakasalubong namin si Elena na parang papuntang tindahan. Tol, nandiyan na naman yung magandang dilag mo. Ano magandang dilag ko? Baliw ka talaga, Jimboy. Hindi ko pag-aari yan. Oh, Ino, Jimboy, agad naman ang gala nyo. Oo nga, Elena. Nabalitaan kasi namin yung nangyari sa apo ni Aling Florinda. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Elena. Halatang nasaktan siya sa nangyari. Isa yon sa bagay na napansin ko sa kanya dati. Masyadong malambot ang puso niya. Oo nga eh. Sobrang bata pa nun eh. Hindi ba may dalaga ding namatay? Oo. Parang nilunod sa ilog. Sayang nga eh, maganda pa naman yun. Nakita mo? Oo naman. Maaga pa kasi, nakikiusyoso na ako kanina pa. Kaya nakita ko yung bangkay ng babae. Pero yung bata, nakita ko lang ng malayuan.
Mukhang hindi ligtas yung lugar natin, Elena. Kaya mag-iingat ka, ha? Oo naman, Ino. Mag-iingat ako. Kumusta pala si Maymay? Ayun. Maayos na yung lagay niya ngayon. Salamat ulit sa'yo, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala yun, Ino. Sumapit naman ang tanghali at kalat na naman ang balita na sinugod ni Aling Florinda ang bahay ng kapitan. Nagagalit si Aling Florinda dahil ang handaan ng kapitan noon ang naging dahilan bakit nalaso ng apo niya. At nais din ni Aling Florinda na gumawa ng aksyon ng kapitan para mahuli ang kung anong nilalang man iyon na lumapa sa apo niya. Ngunit tila mahina ang aksyon ng mga barangay official tungkol sa nangyari. 2 araw ang lumipas noon. 2 araw din na sinusugod pa rin ni Aling Florinda ang bahay ng kapitan. At isang gabi, may narinig kaming mga nakakakilabot na alulong ng mga aso. Nakakatakot naman yung mga tunog ng aso, kuya. Oo nga eh. Parang may aswang. Aswang? Totoo ba yung aswang, kuya? Yun yung sabi nila eh. Marami nagsasabi na totoo daw talaga yung aswang. Kung totoo, kuya, grabe naman, nakakatakot naman dito. Eh ano, gusto mo nang umuwi sa Manila? Eh pero hindi mo pa kasi ako naigala eh. Kinaumagahan naman noon, dumami ang tao sa bahay ng kapitan. Naging usapin sa baryo na nagkalat ang mga laman at dugo ng aso sa bakuran nila. Habang ang katawan ng aso, halos wala nang matira. Maraming nagtataka sa nangyari. At maging si kapitan at miyembro ng pamilya niya, takot na takot at naguguluhan kung sino ang nagdala ng katawan ng aso sa bahay nila. Nagpunta ako para silipin ang mga nangyari dahil na rin sa gusto kong malaman kung sino ba talaga ang manlalason. Nagkataon naman na merong birthday party sa tapat kaya mas dumami lalo ang tao sa bahay ng kapitan. Ako naman noon, iniisip na talaga na aswang ang may gawa. Naniniwala na kasi talaga ako na totoo sila. Nang umalis ako sa lugar na yon, nakasalubong ko si Aling Florinda sa daan. Aling Florinda, buti naisipan niyo pong lumabas. Eh may nabalitaan kasi akong nangyari dito sa bahay ng kapitan. Ah, opo. May nag-iwan na patay na katawan ng aso sa bakuran nila. Eh parang kinain eh. Halos walang natira sa katawan ng hayop. Ano kaya yon? Banta? Banta? Oo, banta. Madaming namatay sa nangyaring lasunan sa handaan niya nung fiesta. Eh malamang sa malamang, ang nangyari sa kanila ngayon, banta yan. Mabuti nga dahil wala siyang kwentang kapitan. Pera lang ang iniisip. Iniwan niya akong nagtataka sa mga sinabi niya. Pero oo, obvious naman ang galit niya. Nang iwan niya ako, hindi ko na malaya na sumulpot si Jimboy. Oh, Ino, ano sabi ni Aling Florinda? Eh sabi niya, yun daw yun na babagay kay Kapitan, yun nangyari sa kanya ngayong araw. Hay nako, hindi mo naman kasi masisisi ang matanda. Namatay ang apo niya na laso sa handaan ng nakaraan. Eh pero teka tol, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba yung ano? Yung babaeng namatay kasama yung apo ni Aling Florinda? Hindi pala pagkalunod ang kinamatay nun. Ha? Eh ano daw? Lason din. Lason? Eh parang hindi ko naman siya nakita dun sa handaan ah. Ako nga din eh. Kaya nagtataka ako kung paano siya nalason kasi wala naman siya dun. Nakakapagtaka nga ang pagkamatay ng babae dahil sa lason. Ngunit sa birthday party naman, nagkagulo na naman ang mga tao doon. At ang iba, nagsisigaw na meron daw na lason. Napatingin kami ni Jimboy sa gawing yon at pareho kaming lumapit. May nalason daw ulit? Ilan pre? Marami ba? Nako, kailangan nila madala kay Mang Estong yun. Oo nga eh. Walang maitutulong ang ospital sa kanila
Kasi si mga sitong lang ang may alam ng lunas. Inalok namin ang mga taong may pasyente na nalason na dalhin kay Mang Estong. Wala din namang choice kasi siya lang ang kilala naming may kakayahang manggamot ng nalason. Ganun ulit ang presyo niya, 10,000. Kaya sinubukan ko namang kausapin si Mang Estong na sana babaan na lang niya. Sige na Mang Estong oh, babaan mo na lang po. Maawa po kayo sa mga tao. Presyo ko ito, iho. Dati, kapag may nabibiktima ng lason, 10,000 talaga ang singil ko. At isa pa, kasalanan ko ba kung nalason sila? Alam naman nilang hindi ligtas ang lugar sa mga kainan na yan tapos makikikain pa sila. Sa susunod kasi, huwag kayong kain ng kain kung kani-kaninong bahay na lang. Paano kung wala pala akong alam tungkol sa lunas? Eh di nagkakanda matay kayo lahat. O sige po Mang Estong, 10,000. Pero kalahati lang po muna yung babayaran nila. Cash lang ang kailangan ko, iho. Eh paano kung hindi naman nila ako babayaran na kalahati? Eh di ako naman itong nalugi. Ino! Napalingon ako nang marinig ang boses ni Elena. Tumatakbo siya palapit sa amin, na halatang nag-aalala at saka pinasadahan niya ng tingin ang mga taong naroroon. Elena! Akala ko pati ikaw nalason. Ang sabi kasi ni Maymay nandito ka raw. Nakita niyang pumunta ka dito kasama mo si Jimboy. Nakita ko kasi yung mga taong ito. Nandun sila sa may handaan. Marami na biktima na nalason. Dinala namin sila dito para maagapan pero itong si Mang Estong wala talagang puso. 10,000 lang singilan niya bawat ulo. Eh ganun talaga ang negosyante, iho. Pinoprotektahan ko lang ang negosyo ko. Abay, hindi madaling gawin niyan lunas na mga yan. Malayo ang pinagkukuhanan ko niyan. Kahit na, pero hindi ibig sabihin, isasakripisyo mo na yung buhay ng nakakarami para lang sa pera, Mang Estong. Eh bakit ba kayo nangingilam, ha? Negosyo ko to, at kayong dalawa, di ba okay na ang pasyente nyo? Ano nilang ginagawa nyo dito? Dinala lang namin yung mga tao dito. Gamutin mo sila lahat, Mang Estong. Ako ang magbabayad 10,000 kada ulo. Huh? Kaya mo yun, Elena? Pera ko yung gagamitin ko. At gagamitin ko yun para isalba ang mga nanganganib na buhay ng mga taong to. Hindi naman kasi ako tulad ni Mang Estong. Yung sarili lang ang iniisip. Gamutin mo sila, Mang Estong, ha? Kukuha ko ng pera. Galit na tumalikod si Elena noon. Sa tono ng boses niya, halatang nasasaktan siya para sa mga tao. Huminga lang talaga ako ng malalim noon. Sumunod naman si Mang Estong sa bili ng babae. At pagbalik ni Elena, ligtas na ang lahat at may dala itong malaking bag. Pagalit nitong pinatong ang bag sa ibabaw ng lamesa ni Mang Estong. Maraming nag-iyakan dahil sa ginawa ni Elena at nagpasalamat ang mga ito sa babae. Oh, ito na yung pera mo, Mang Estong. Magpakasasa ka. Lalo na't sinobrahan ko na yan. Pero hindi yan libre, ha. Kapag may nalason ulit, gamutin mo ng libre dahil yung bayad nasa iyo na. Kapag hindi ka sumunod sa sinabi ko, mawawala sa iyo lahat ng pera na to. Kaya simula ngayon, matuto kang maging mabuting tao. Huwag mong ubusin yung pasensya ko. Aba, aba, aba. Ang lakas mo mangaral, ah. Nambabanta ka pa. Pero sige, patingin nga niyang pera mo, ha. Mukhang malaking laman ng bag na yan, ah. Binuksan ni Mang Estong ang bag. At pagsilip niya, puno ng mga bagong pera ang nasa loob. Nangangamoy bago pa ito. At kahit sinong makakita, nanlalaki ang mga mata. Aba! Hulog ka ba ng langit sa akin, iha? Ano ba ang pangalan mo? Na matawag naman kita sa pangalan mo? Elena po ang pangalan niya, Mang Estong. Elena? Sige. Bibilangin ko ulit ito. Pero may matatanggap pa ba akong pera sa'yo kung susundin ko yung gusto mo? Kung ginagawa mo ang sinasabi ko ng tama na walang halong pagsisinungaling at pandaraya, may pera ka ulit. Lahat ng pasyente gamutin mo ng libre.
Sobra akong nagtataka noon kung bakit laging hindi nagdadalawang isip si Elena na maglabas ng pera. Alam ko na gusto niyang tumulong. Masaya siyang nakakatulong. Pero grabe, isang bag na pera. Baka 1,000,000 pa ang laman noon at binigay niya lang. Sobrang bait mo, Elena. Grabe, ang lambot ng puso mo. Ibang klase. Kung meron naman kasi akong maitutulong, bakit hindi ko gagawin? Walang problema sa akin yung maglabas ng pera. Kung marami namang may nangangailangan, at saka isa pa, buhay ng mga taong yun yung nakasalalay. Pero sobrang dami nun, Elena. Alam ko, may limitasyon yung pag-withdraw ng pera. Oo nga, Ino. May limitasyon yung pag-withdraw ng pera. Kaya nga hindi lang isa yung ATM ko dito eh. Nagulat ako nang sa loob ng sling bag niya, may nilabas siyang wallet at pinakita sa akin ng iba't ibang klase ng ATM niya. Napanganga ako nang makitang higit pa sa 5 yon. Grabe! Sino ka ba talaga, Elena? Parang ang yaman mo ah. Ako nga, wallet lang ang meron ako. Wala pang laman minsan. Pero ikaw, grabe ka. Dapat nakakotse ka eh. Ano ka ba? Mas masarap maglakad na kasama ka, Ino. Kaya ayoko ng kotse. Nailang naman ako sa sinabi niya. Samantalang siya, dire-diretso pang nagsasalita noon. Tumighim na lang ako at ngumiti siya. Agad akong umiwas ng tingin na ngumiti siya sa akin. Natatakot akong mabighani. Mahirap siyang abutin. Iniba ko na lang ang usapan. Sa tingin mo, paano kaya mahuhuli yung manlalason na yun? Grabe, hindi man lang naawa sa kapwa niya. Bata, matanda, walang pili yung nilalason niya. Kailangan niyang mahuli sa lalong madaling panahon. Hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na to kung ganyan lagi ang gagawin niya. Alam mo, parang gusto kong alamin kung sino to. Gusto mo ba gawin natin? Gusto mo sumama? Bakit naman hindi? Gusto ko ding malaman kung sino siya. Pinag-usapan namin ang plano namin ni Elena noon. Buong araw po noon nakasama ko siya dahil sa plano namin yon. Nagsimula kaming magmanman sa mga tindahan kung saan bukas lang ang mga putahe. Sa mga street foods ay pinagmamasda ng lahat ng tao. Inaabangan namin na kung sino ang may kahinahinalang galaw. Hanggang sumapit ang dilim, wala naman kaming napansin at nauwi na lang kami sa bahay. Elena, hatid na kita sa inyo. Hindi na, Ino. Wag na. Delikado sa daan. Ikaw lang mag-isang uuwi mamaya. Hindi ba't mas okay yun kaysa naman ikaw lang mag-isang umuwi? Sasama na lang ako, kuya. Ate Elena, para may kasama siyang uuwi. Aba, eh sa likuran pa banda yung bahay namin. May lalakarin pa kayong palayan dun. Kaya nyo ba dun kahit gabi? Kasi hindi na maganda ang mga nangyayari dito sa lugar natin. May mga nilalapa ng hayop. Baka mamaya kayo naman ang mabiktima. Huwag ka mag-alala, Elena. Magdadala ako ng buntot pagi. Buntot pagi? Oo. Gamit pa yun ng lolo ko noon. Sabi niya, may nakalaban daw siyang aswang dati. Mandurugo daw yun, mag-ina. Yung anak kampi sa kanya pero yung ina gusto daw manakit talaga ng tao. Hindi ko nga alam kung totoo pero dahil nga doon may buntot pagi siya. Eh natalo naman daw niya yung mandurugo dati. Ha? Hindi ko alam. Pero syempre, lolo ko yung nagkwento. May kasamang yabang na yun. Sinabi niyang oo pero malay ba natin, di ba? Baka naman kasi hindi totoo talaga yun. Ang kulit naman pala ng lolo mo. Ah, oo. Talaga makulit yun. Pero teka lang ha, kukunin ko lang yung buntot pagi sa loob ng bahay. Dali-dali akong pumasok noon sa loob ng bahay na may ngiti sa mga labi. Natutuwa kasi akong isipin na nakasama ko siya buong araw. Nagpaalam ako kay nanay at tatay na ihahatid namin ni Maymay si Elena pauwi sa kanila. At hihiramin ko ang buntot pagi. Nangusisa pa muna si nanay pero sa huli, binigay din sa akin ni tatay ang buntot pagi at pumayag siya. Pati pa nga ang agimat ng lolo ko dati, ibinigay niya. Pagbalik ko kila Elena,
binigay ko kay Maymay ang agimat. At ako naman ang may hawak ng buntot pagi. Habang naglalakad ay nag-uusap lang kami ni Elena ng kung ano-ano. Naging madaldal din si Maymay hanggang sa nakarating kami banda sa likod ng plaza at may mga palayan nga doon. Sa inyo ba yung malaking bahay sa dulo nito? Yung medyo luma na? Sa akin kasi binigay ang bahay, tapos ngayon ko lang talaga napuntahan to dito. Bala ko nga tong ipaayos, dahil ngayon, tingnan mo, kupas na yung pintura ng bahay, pinagtsatsagaan ko na lang muna. Mag-isa ka lang dun sa bahay na yun, ate? May kasama ako dyan, pinsan ko. Pinsan mo? Babae? Oo, mahirap kausapin yun, sobrang introvert. Ramdam ko ang haplos ng malamig na hangin sa balat ko nang nasa gitna na kami ng palayan. Para bang may kakaibang dumaan? Napansin ko rin na parang napayakap si Maymay sa sarili at si Elena pasimpleng napahaplos ng braso. Pagtawid namin sa may palayan, may maliit na daan papunta na sa malaking bahay, sa gate nito. Ito na yung bahay nyo, no? Eh, hindi na kami papasok sa loob, Elena. Sigurado ka ba, Ino? Oo, gabi na kasi. Sa bagay, mas okay na habang maaga pa makabalik kayo agad sa bahay nyo. Mag-ingat kayo, Ino, ha? Lalo ka na Maymay, huwag kang humiwalay sa kuya mo. Oo naman po, Ate Elena. Good night po. Sige na, good night na. Ingat kayo, ha? Alis na kami, Elena. Ingat ka. Kayo ang mag-ingat. Nasa bahay na ako, kayo pa uwi pa lang. Umalis kami agad sa bahay na yon. Iba kasi ang ihip ng hangin doon. Sobrang lamig. Siguro dahil napapaligiran yon ng mga puno. At isa pa, sa may bandang palayan, malakas konti ang hangin. Pinauna ko si Maymay sa akin. Mas okay na yung nakikita ko siyang naglalakad kasama ko. Kahit na panay ang atras niya kasi natatakot mauna. Tinutula ko lang siya para umabante. Uy, Maymay, hindi tayo makakarating agad sa bahay kung ganyan ka. Ano bang sinasabi mo, kuya? Kanina pa kasi tayo dito sa gitna ng palayan eh. Pero parang hindi naman tayo nakakatawid. Anong hindi nakakatawid? Dahil sa sinabi ni Maymay, napatingin ako sa unahan namin. At doon ko napagtanto na nasa gitna pa rin kami ng kahon sa palayan at malayo pa ang dulo. Oo nga no. Anong gagawin natin, kuya? Ano pa ba? Eh di tatakbo na mabilis para makarating tayo sa dulo. Yun nga ang ginawa namin. Pero kahit tumakbo na kami, napagod lang kami, hindi pa rin kami nakarating sa dulo. Eh kuya, paano kung minamaligno pala tayo? Alam ko nang gagawin natin. Ano? Baliktarin natin yung damit natin. Maghuhubad ako dito, kuya. Eh midede din ako eh. Eh di tatalikod ako. Sige na, baliktarin mo na yung damit mo. Huwag ka lilingon, kuya. Oo, alam ko. Sige na, bilisan mo na lang para makauwi na tayo. Pinakiramdaman ko naman siya habang nakatalikod ako. Maya-maya lang, sinabi niya sa akin na tapos na siya at ako naman ang mabilisang nagbaliktad ng damit. Pagkatapos naming magawa yon, nagsimula na naman kaming maglakad at saka na namin nararamdaman na malapit na kami sa kabilang bahagi ng palayan. Grabe, kuya! Minamaligno nga tayo! Oo nga eh. Tama talaga yung sinabi ni Lolo sa akin dati na kapag naligaw ka, baliktarin mo yung damit mo tapos magiging tama na yung daan. Habang nag-uusap kami ng ganon, nakarinig naman kami ng parang pagaspas ng malaking pakpak sa hangin. Nang lumingon kami mula sa likuran, may pangit na nilalang na may pakpak kaming nakita na lumilipad lang sa harapan namin at nakalabas pa ang mahabang dila. Aswang! Kuya! Takbo! Sigawan kami ni Maymay at
at mabilis ko siyang hinawakan sa kamay sabay takbo. Hinahabol pa kami ng nilalang na yon at ilang beses pa kaming nadapa. Bilis, May! Nandiyan na siya! Yung chinelas ko, kuya! Yung chinelas ko naiwan! Hayaan mo na yung chinelas na yan! Eh, wala akong chinelas bukas, kuya! Ano ba, May? Kapag bumalik ka, hindi lang chinelas mo yung mawawala! Pati ikaw! Kaya hayaan mo na yon! Hinila ko siya sa aking pagtakbo. At pagdating namin sa may kalsada, nasa tapat na kami ng plaza. Hingal kaming dalawa na napahinto at pagtingin ko sa paa niya, isa na lang ang chinelas niya. Ang aswang, hindi na humabol sa amin. Bakit ba tayo tumatakbo, kuya? Bakit mo tinatanong yan? Baliw ka ba? Hindi mo nakita yung aswang? Nakita. Pero kung takot ako, kuya, mas takot ka eh. Hinuhusgahan mo pa talaga ako, ha? Eh, ang lakas nga ng sigaw mo eh. Ibig ko kasing sabihin, kuya, may buntot pagi ka, di ba? Bakit hindi mo nilabas? Saka ko lang naalala na may buntot pagi nga pala ako. Napakapa ako sa bewang ko at naroon pa ngayon. Oo nga no, nakalimutan ko. May armas pala tayo. Kung kailang wala ng aswang, saka mo naalala. At least, wala na yung aswang at ligtas na tayo. Kahit takbo lang yung ginawa natin. Duwag ka pala, kuya. Oh, bakit ka pa natatawa? Muntik ka na malapa na aswang, natatawa ka pa? Eh kasi, nung sinabi mong ihatid natin si Ate Elena kanina, ang tapang mong hinahampas-hampas yung buntot pagi sa hangin, na parang matatalo mo yung aswang. Tapos kanina na may aswang, wala ka namang ginawa kundi sumigaw ng malakas at saka tumakbo. Kapag malaman to ni Ate Elena, nako, sigurado ako tatawanan ka nun. Uy, May-May, huwag mo sasabihin to kay Elena, ha? Nakakahiya. Tsaka huwag mo ko tawanan. Ikaw din naman yung duwag, ha? Eh kahit na, babae naman ako. Okay lang maging duwag. Sino naman kasi ang hindi magiging duwag sa sitwasyon na yon? Eh mismong dalawang mata ko ang nakakita sa mukha ng aswang. Iba ang takot na hatid niya sa akin at wala na akong ibang naisip gawin noon kundi sumigaw at tumakbo. Nakauwi naman kami ng gabing yon na matiwasay. Natanong lang kami ni nanay kung bakit baligtad ang aming mga damit. Sinabi lang namin na namaligno lang kami sa daan kaya binaligtad para makauwi agad. Kinabukasan naman noon, balitang balita naman na pinagdiskitahan ulit ng aswang ang bahay ni Kapitan. Hindi lang aso ang patay roon, kundi maraming uri pa ng hayop. May manok, may baboy pa, at napag-alaman pa nga na ang ilan sa mga manok ay kay Mang Estong pa. Ayon sa matandang manggagamot, tatlo na lang daw ang natira sa manok niya. Ang nakakagulat lang, dahil ang sinasabing may gawa daw ay si Aling Florinda. Dahil laging bukang bibig daw nito na nababagay lang sa kapitan ang parusahan ng ganon. Kaya iniisip ng mga tao na aswang siya. Sa tingin mo, aswang si Aling Florinda? Yan yung hindi ko alam, Jimboy. Kasi mahirap talaga mambintang. Pero yun naririnig kong sinabi daw niya na babagay lang sa kapitan yung nangyari sa bahay nito. Totoo yun. Sinabi niya talaga yun kasi narinig ko yung mismo mula sa kanya. Malaki ang galit niya sa kapitan dahil namatay yung apo niya sa dalawang mabigat na paraan. Nilason tapos nilapa. Yung report kasi tungkol sa paglapa sa apo niya, hindi na-aksyonan ng barangay. Hindi ba dapat pulis siya mag-report? Siyempre. Wala namang alam si Aling Florinda kung paano lumapit sa pulis. Wala siyang idea sa ganun at wala siyang lakas ng loob. Ang dapat kasi sana ginaid siya ng barangay official. Kasi sila-sila lang naman yung dapat niyang lapitan para makahingi ng gabay. At isa pa, Ino, sa baryo mismo natin nangyari yung krimen. Nako, nakakaawa tuloy si Aling Florinda, no? Pero paano nga kung aswang siya? Naniniwala ka na aswang siya? Eh, hindi ko nga alam. Lahat naman ng sinasabi ng mga tao tugma sa kanya.
Siya lang kasi yung kilalang may malaking galit sa kapitan eh. Tsaka tignan mo naman yung nangyayari, di ba? Ayokong isipin na si Aling Florinda ang naminsala ng mga hayop sa baryo namin. Pero hindi ko rin maipaliwanag ang mga nangyayari. Minsan kasi, tugma sa galit at mga sinasabi niya tungkol kay Kapitan ang mga nangyayari. Nagkita naman kami agad ni Elena noong umagang yon. At handa na siyang simula ng misyon namin. Saan tayo magsisimula, Ino? Sabado ngayon, sa Talipapa. May tindan litsyo ng manok at baboy. Doon ba tayo magbabantay? Oo, doon tayo magmamatsyag. Ginawa namin ang plano na yon. Nagmatyag kami sa lugar na yon. Nagkunwari lang kaming bumili ng makakain. Chicheria para iwas sa lason. Parang wala naman dito eh. Sige lang, huwag kang susuko. Nagpatuloy kami sa pagmamasid. Natanaw ko naman si Jimboy na tila humahawak-hawak sa mga paninda. Pinipitik-pitik niya ang balat ng lechong baboy na parang inaalam niya kung malutong o hindi. May iba pang tumitikim-tikim at sarap na sarap pa. Ito talagang si Jimboy. Alam naman niyang delikado ang mga ganyang pagkain. Binibili pa rin eh. Ilang beses na nga siyang nakasaksi ng lasunan. Napansin mo rin pala siya? Oh, ayan oh. Lumapit naman siya sa kabila. Tinitingnan kung malutong ba ang lahat ng lechon o hindi. Pinagmasdan ko ang ginagawa niya. Kanan ang ginamit niya sa pagtingin sa una at dalawang tindang lechon. Pero sa ikatatlo, kaliwang kamay ang gamit niya. At tila nagustuhan ang texture ng lechon, kaya yon ang tinuro niya sa tindera. Bibili ba talaga siya? Pero Ino, ang pera na binayad niya. Ha? Huh? Yan ang pera na binigay ko kay Mang Estong. Paano mo naman nasabi? Kasi bago yung pera. Eh ano naman kung bago yung pera? Hindi lang naman pera mo na binigay kay Mang Estong yung bago. Yung iba din kaya. Basta alam ko lang, yung pera na yan galing sa akin. Ang weird mo naman, Elena. Anak mo ba yung pera kaya ramdam mo yung lukso ng dugo? Hindi siya sumagot. Binaliwala niya ang biro ko at sinundan ko lang ng tingin si Jimboy na bumili ng mineral water. Ang buong akala ko, iinumin niya ang mineral water. Pero ang ginawa niyang panghugas ng kamay. Inubos pa nito ang lamang tubig ng bote. May napapansin ka ba kay Jimboy? Yung pera nga. Bukod sa pera. Ah, basta. May naisip na ako tungkol sa kanya. Tulad ng parang binibigyan siya ng pera ni Mang Estong. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Tuloy lang ang pagmamasid ko sa ginagawa ni Jimboy. Kumain ito ng lechon mula sa plastic. Sarap na sarap pa ito sa karne ng baboy. Maya-maya naman, may kaguluhan na naman na nangyari. May mga taong sumakit ang tiyan at nagsuka. At napakilos kami agad ni Elena. Napansin ko si Jimboy na kumilos rin. Pero hindi nakataka sa paningin ko ang kaunting kurba ng ngiti sa kanyang mga labi. Binawi niya yon at tumulong siya tulad namin. Napansin niya rin kami. Elena? Ino? Nandito din kayo? Oo, Tol. Nandito ka rin pala. Oo. Bumili ako ng ulam. Aray! Dumaing siya bigla at napahawak sa tiyan. Kumunot naman ang noo ko at pinanood siyang napaluhod sa lupa. Doon na ako nagulat. Tol, ano? Ayos ka lang ba? Oo, sakit ng tiyan ko. Oo, sumakit yung tiyan mo. Nakita kita kanina kumakain ka ng lechon na may lason. Bakit kasi ang tigas din ng ulo mo? Alam mo na yung nangyayari eh. Eh sabi naman kasi nila, ligtas yung lechon na yun. Tol, nagtitinda yun ng lechon. Wala silang alam na nilalagyan na pala ng lason yung paninda nila. Tapos ikaw bumili ka pa? Alam mo naman yung lason nandito, di ba? Bakit hindi ka nag-iingat ngayon?
Eh, gusto ko lang lumakas si kumain ng lechon. Tulungan niyo ako, Ino Elena. Dali niyo ako kay Mang Estong. Yun na nga ang ginawa namin. Dinala namin si Jimboy kay Mang Estong. At tulad namin, nagsipuntahan ang mga nalason kasama ang kanilang mga pamilya sa lugar ng matanda. Masyadong marami ito, Elena. Kulang pa ang perang binigay mo. Huwag kang mag-alala, Mang Estong. Bibigyan ulit kita ng pera. Iligtas mo silang lahat. Basta't nandyan lang ang pera, magbigay ka lang ng pera sa akin. Wala nang problema yon. Gagamutin ko sila. Mang Estong, sobrang sakit po ng tiyan ko. Bigyan niyo po ako ng lunas. Ano ba kasing kinain mo, Jimboy? Bakit pati ikaw nilason? Eh, Mang Estong, gusto ko lang naman kasi talaga kumain ng lechon kaya bumili ako. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka walang laso yung napili ko eh. Pero meron din pala. Hindi ko na kaya, Mang Estong. Mahirap na pong huminga. Mang Estong, sige na po. Bigyan niyo na po ng luna si Jimboy. O sige. Pasalamat ka at may sponsor ako para sa libreng gamutan dito. O ito. Inumin mo ang katas nito. Bagong timpla ko yan. At ikaw, Jimboy, ah. Huwag mo nang ulitin ang bumili pa bukas ng pagkain kung saan saan dahil delikado nga. Ininom ni Jimboy ang binigay na bote ni Mang Estong. Nakatas daw ng hindi ko mawari kung ano. Katulad din ng dati, nag-withdraw ulit si Elena ng pera at pagbalik niya, may dala na naman siyang bag na puro pera ang laman. Tuwang-tuwa ang matanda, pero sa pagkakataon na yon, kahit na alam kong nabiktima ng lason si Jimboy, pagkatapos ng gamutan, kinausap ko si Elena. Pwede ba nating sundan si Jimboy mamaya? Yan din nga ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Mukhang isa lang pala tayo ng iniisip. Napatango ako sa sinabi niya. Pero sa totoo lang, nung panahong yon, gulong-gulo ang isip ko. Ayaw kong isipin na gumagawa ng masama si Jimboy. Pero alam ko ang ugali niya dati pa. Kilala siyang sutil sa school namin noon. Mahilig siyang magsinungaling sa kanyang mga magulang, maging sa guro namin dati. Ang akala ng ama't ina niya noon, nag-aaral siya. Pero hindi pala. At ang paalam niya sa guro namin noon, may sakit siya. Ngunit kalaunan, nasa labas lang pala siya nagbabasketball sa kabilang barangay, kasama ng mga tambay na barkada. Pero mahirap pa rin isipin na kaya niyang pumatay. Maaring tarantado siyang estudyante at anak, pero ang alam ko, hindi naman niya kayang pumatay. Tulad ng napag-usapan, sinunda namin si Jimboy. Alas 7 ng gabi yon, at nakita namin siyang tumungo sa bahay ni Mang Estong. Bakit kaya kay Mang Estong siya pumunta? Yan din yung tanong ko eh. Gusto kong alamin kasi may naiintindihan ako. Alam kong ikaw may naiintindihan ka na rin, ayaw mo lang isipin. Oo nga, Elena. Ang hirap kasing isipin. Pero bahala na. Tara na sa likod tayo, banda. Sige, susunod ako sa'yo. Dahan-dahang pumunta kami sa likod. Madilim banda doon, pero may isa pang bagay akong kinakatakutan. Baka kasi biglang sumulpot ang aswang at atakihin kami. Pero si Elena, diretso ito sa lugar kung saan mas makikita niya ang mga tao sa loob. Nakarating kami sa bandang kusina. At nang hawakan ko ang doorknob, bukas yon. Hindi sila naglock ng pinto. Okay nga yan para makapasok tayo. Buksan ko ng daan-daan ha, tapos pasok ka sa loob. Mauna ka na. Sige. Dahan-dahang binuksan ko ang pintuan. At konting ingay lang ang likha noon. Pumasok si Elena at ako naman ang sumunod. Maingat naman siyang tumungo sa may pintuan. Nang maisara ko ng konti ang pintuan, sumunod ako kay Elena. Doon maririnig ko na ang usapan ng dalawa sa loob. At nagulat ako sa aking mga narinig kahit meron akong kutob. Laging tagumpay ang trabaho mo, Jimboy. O ito, ang pasahod ko sa'yo.
May bonus pa yan, ha? Grabe. Ang dami naman nito, Mang Estong. Marami salamat, ha? Kumawa ka kasi ng paraan para hindi mabisto ng dalawang panlalason mo sa lugar na yon. Oo nga, Mang Estong, eh. Muntik na tayo mabulilyaso. Pasensya na, pero pangako, hindi na yung mauulit. Abay, dapat lang. Dahil pag nagkataon yon, mabubulok tayo sa kulungan lahat. Matanda na ako para makulong. E bukas, Mang Estong, saan po tayo manlalason? Huwag muna bukas. Baka mahalata na araw-araw na lang na may nalalason at may nanggagamot din. Pero sa susunod na araw, may kasalan doon malapit sa plaza. Pero siguro, si Barlon na muna malalason doon para iwas suspecha sa dalawa mo kaibigan, ano? Sige po, Mang Estong. Wala namang problema po sa akin yun. Eh, pwede po ba ako sumama muna kila Ino at Elena? Para makatulong ako na magdala ng mga nalason dito sa inyo kasama din nila. Magandang idea yan. Pero grabe yung Elena na yun, Mang Estong. Ang dami niyang pera, no? Oo nga eh. Alam mo ba kung saan nagagaling yung pera nun? Sobrang yaman naman yata ng pamilyang yun. Mabuti na lang at malambot ang puso niya at meron tayong mahuhututan. Dahil sa narinig ay napatingin ako kay Elena at sa ngayon ay nakakuyom na ang kamao ko at bakas sa mukha ang galit. Parang ako ang nasasaktan para sa kanya sa narinig. Parang mas siya pa ang biktima kaysa sa mga nalason dahil siya ang naglalabas ng malaking pera. Pero mahinhin siya na nagtaas ng kamay at inikot niya ito sa hangin sa mahinhin na paraan din. Hindi ko alam kung para saan yon. Pero narinig kong muli ang usapan ng dalawa sa sala. Hindi ko makita kasi nasa kusina lang kami nakikinig lang. Mang Estong, ano nangyari? Ano nangyari sa pera natin, G-Boy? Bakit naging dahon nito? Mang Estong, lahat ng pera mo naging dahon! Napanganga akong napatingin kay Elena. Bigla akong naguluhan sa sitwasyon na halos inisip ko na lang. Baka nasa panaginip lang ako. Pero totoo, nandito ako kasama siya. At alam ko ang mga naririnig ko. Humakbang si Elena at palabas papuntang sala ng bahay ni Mang Estong para magpakita sa dalawa. Elena? Elena? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ko sa'yo, di ba, Mang Estong? Magbago ka na. Matuto kang maging mabuting tao sa iba dahil matanda ka na. Ang akala ko sigurista ka lang eh. Pero mas malala pa pala tong ginagawa nyo. At kasama ka pa dito, Jimboy? Oh, ano ka? Bakit naging dahon yung perang binigay mo? Napahaplos ako sa mukha dulot ng pagtagaktak ng pawis ko. Kabado na ako ngayon. Biglang hindi ko na alam kung normal na babae ba itong kasama ko o hindi. Ibang-iba kasi siya magsalita. Pero galit din ako dahil naging biktima si Maymay sa kasamaan ng dalawang ito. Dahil doon, lumabas ako mula sa aking pinagtataguan para magpakita din sa dalawa. Sa ibabaw ng lamesa na nasa harapan ni Mang Estong at Jimboy, puno ng dahon yon. Ibig sabihin, ang lahat ng pera na ibinigay ni Elena, dahon at hindi tunay. Pero nang tingnan ko ang dalawa, napakuyom ako ng kamao. Ino, nandito ka rin? Hayop ka, Jimboy. Muntik na mamatay ang pinsan ko dahil sa'yo. Magkasabot pala kayong dalawa. Ito ang paraan nyo para magkapera. Bagay lang din pala na naging dahon ang lahat ng perang yan. Baka walang hiya kayo. Niloko nyo kami. Kayo ang nanluloko ng tao. Ginagamit nyo ang buhay nila para mapuno ng salapi ang mga bulsa nyo. Anong ginawa nyo at bakit naging dahon itong pera, ha? Ano kayo? Ano ka, Elena? Gusto mong makita, Mang Estong? Ano? Hindi na ako makaimik. Para akong natameme na ilabas ang galit ko sa kanila. Lalo na't sa harapan ko mismo,
Dinig na dinig ko ang tunog na parang nababali ng mga buto sa bandang likuran niya. Kitang-kita ko kung paano mapunit ang mga damit niya nang tumangkad siya at lumalaki ang katawan. Nagkakaroon siya ng pakpak at humahaba ang mga kuko niya. Sumikip ang dibdib ko sa kaba. Lalo na tuluyan nang nag-iba ang anyo niya at wala na ang tunog na parang nadidislocate ng mga buto niya. Nang tuluyan na siyang magpalit ng anyo, ako, si Jimboy at Mang Estong ay sumigaw ng malakas. Aswang! Walang yaka, Elena. Kaganda-ganda mo babae. Bakit ka, aswang? Isa ka man, Durgo, aswang. Mga kapitbahay, may aswang. Wala kang kapitbahay na malapit sa'yo, Mang Estong. Kumaripas na naman ako ng takbo, sa kusina ako dumaan. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating na ako sa kalsada. Ngunit nakasunod pala sila Mang Estong at Jimboy at ang aswang ay lumabas din. Sa sobrang bilis ng takbo ko, nadapa ako bigla at nagasgasan ako sa siko. Pakiramdam ko, natanggal ang balat ko doon sa sobrang hapde. Tulong! Tulong, may aswang! Ino! Kaibigan mo siya! Kausapin mo, sige na! At bakit ko naman gagawin yon? Bukod sa takot ako, hindi ko kayo tutulungan dahil marami kayong pinahamak. Marami kayong pinatay. Sige, Elena. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa mga yan. Dumapa na lang ako sa lupa at hawak-hawak ko ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Nanginginig pa ang buo kong katawan. Tumayo naman ang aswang sa harapan naming tatlo. Ino! Ano ba? Kausapin mo si Elena, sabihin mo patawarin niya kami. Ah, bahala kayo dyan sa kalokohan niyong yan. Pagbayaran niyo. Wala naman siya pinakitang masama sa inyo, di ba? Puro nga lang kabutihan eh. Pero anong ginawa niyo? Niloko niyo lang siya. Huwag kang humingi ng tulong sa kanya, Mang Estong. Dahil bukod sa pera, may malaki pa kayong atraso sa akin. Atraso? Ano? Patawarin mo na lang ako, Elena. Sige na, Elena. Ang babaeng natagpuan sa ilog na patay, kapatid ko yon. Namatay siya dahil sa lason. Oh, ano? Kapatid mo yung babaeng yun? Oo, kapatid ko siya. At hindi ko kayo mapapatawad ng dahil sa lason nyo namatay siya. Magbabayad kayong dalawa. Pati na ang iba nyo pang kasama. Kayo na may alam sa panlalason. Uubusin ko kayo para wala nang katulad nyo ang may mabiktima pa. Nang simulang lapain ng aswang ang dalawa, bumaluktot ako at sumubsob na lang sa lupa. Ayokong makita ang ginagawa niya. Nanatili lang ako sa ganung posisyon at nag-iiyak sa takot. Hindi naman ako duwag kung tao ang kaharap ko. Pero aswang kasi to. At dasal ako ng dasal na sana wala akong atraso kay Elena at hindi niya ako sasaktan. Pinakinggan ko lang ang mga hiyaw ng dalawa hanggang sa naglaho na ang mga tinig nila. Nang wala na akong naririnig, dahan-dahan akong nag-angat ng muka. At nang makita ko ang nagkalat na gutay-gutay na mga katawan ni Jimboy at Mang Estong, nasuka na lang ako. Pasensya na, Ino, kung naging ganito ako sa mismong harapan mo. Elena, huwag mo ko sasaktan ha. Elena, mas duwag pa ako kaysa sa daga kaya nakikiusap ako. Huwag ako ha. Bakit mo naman naisip na sasaktan kita? Pagtingin ko sa kanya, nasaan yung tao na siya? Pero wala siyang kahit anong suot na damit. Bumabaligtad pa rin ang sikmura ko sa sitwasyon. Bakit? Kapag naging aswang ka ba, kaibigan mo pa rin ako? Oo naman. Kaya nga hindi kita sinaktan, di ba? Tama nga siya. Hindi niya nga ako sinaktan. Hindi ko man nagustuhan ang ginawa niya. Kasi para sa akin, pwede naman na ikulong nila si Jimboy. Ngunit higit na mas malaki ang kasalanan ng mga ito sa kanya.
Bumangon ako na nanginginig pa rin ang katawan ko. Nahihirapan akong tingnan siya sa ganoong sitwasyon kasi wala siyang damit at puno pa ng dugo ang bibig niya at mga kamay niya. Kapatid ko ang umatake sa apo ni Aling Florinda dahil lang kung bakit siya nalason at namatay din. Ano? Dahil bagong sibol ang pagiging aswang niya, hirap siyang kontrolin to. Gusto ko siyang pigilan nung gabing yon, pero hindi ko siya mahagilap eh. Ikaw ba yung nagdala ng hayop sa bahay ni Kapitan? Pinsan ko yun. Sa sobrang galit niya, hindi niya kayang kontrolin, kaya pinag-initan niya ang Kapitan. Pasensya na sa ginawa niya ah. Eh sino naman yung humabol sa amin ni Maymay? Pasensya na, marami akong tanong ah. Ako yun. Nililigaw kayo ng pinsan ko. Kaya nagpakita ako para mas mapabilis yung pag-alis nyo sa lugar namin. Bakit? May masama ba siyang balak sa amin? Wala naman. Gusto ko lang niyang paglaruan. Pero kung tungkol sa pagkaaswang namin, pinipili namin kainin yung mga hayop para masuportahan yung buhay namin bilang mga aswang. Ayaw rin naman naming manakit ng tao. Pumapatay kami ng tao kung may atraso lang sa amin. Pero pinoprotektahan naman namin yung mga tao na mabuti sa amin. Itatago ko tong sekreto mo, Elena. Pangako. Basta, huwag ka lang magaan yung aswang sa harapan ko kasi nakakatakot ka eh. Oo na. Pasensya na ha. Duwag ka pala. Pero ang cute mo palang maduwag. Naging lihim na pangyayari ang gabing yon. Ginawan lang namin ang paraan para mawala ang bintang kay Aling Florinda. Naisiwalat na rin ang tungkol kay Mang Estong at Jimboy na sila ang mga nanlalason sa lugar. Nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin ni Elena. Hanggang doon lang kami dahil ayaw niyang magkaroon kami ng relasyon. Ayaw daw niyang magkaroon ng anak dahil kapag mangyari yon, madadagdagan ang kanilang lahi. Ayaw na raw niyang dumami pa sila. Sa una, naging mahirap sa akin. Siyempre, nagustuhan ko siya. Pero tama naman siya. Kapag siya ang babaeng pipiliin ko, magkakaroon ng lahing aswang sa hanay ko. Hindi naman ako ang magdurusa sa huli, kundi ang anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito.